Ito pong si Johnny Macanas sa kabila po ng kasong isinampa o reklamong isinampa rito sa kuyo, sa Quezon City Prosecutor's Office ng ating Chief Philippine National Police na si Police General Benjamin Acorda Jr. ay talaga pong hindi tumitigil sa pagpapakalat po ng kasinungalingan ng mga maling impormasyon at pag-destabilize sa kasalukuyang gobyerno. Ito ay sa kaparaanan dyan po sa kanyang YouTube channel sapagkat samut-sari po ngayon ang mga vlogger na present dito po sa kanyang YouTube channel na General's Opinion. Hindi ko po kayo hinihibok na panoorin siya, pero ako po ay nagmo-monitor sa kanyang channel nang sa ganon updated po tayo sa mga ginagawa ng mga kalaban po natin sa politika, particular dito sa social media. Kung papansinin po ninyo ang kanyang channel, lahat po ng mga titulo nito ay naglalayo na siraan ang kasalukuyang gobyerno o ang mga taong pinagkakatiwalaan ng ating mahal na Pangulo. Siyempre, higit sa lahat, sinisiraan niya ang ating Pangulo at ang First Family. Kung iisa-isahin po natin ang mga latest episode ng kanyang vlog dito po sa kanyang General's Opinion channel, pagbasihan na lamang po natin yung kanyang titulo muna, no? Makikita po ninyo kung paano niya sinisira sa harapan ng kanyang mga manunood ang ating Pangulo at ang administrasyon nito. Ang pinaka-latest na upload po niya kung saan hindi naman siya ang makikita kung hindi yung mahilig manghingi ng kape na si Badong. Kung titingnan po ninyo ang video na ito, re-uploaded video po ito from the channel of that individual na mahilig manghingi ng kape. Yun ang ayon po sa ating mga manonood. PBBM admin, panpaninira sa mga Duterte, same pattern, Dilawan. O, yan po ang titulo ha. Noong re-uploaded video mula po sa channel nung Badong. Tapos, eto hindi ko alam. O, siya nakita natin kasi dito, ang makikita natin dito mamaya pagka ipinasulyap ko po sa inyo si Badong. Dito, o, mukhang siya mismo ang nag-vlog. Mga ebidensya, Romualdez Utak Chacha, isiniwalat Senator Amy. Barok pa yung pagkakasulat, ano? Siyempre, ito, re-uploaded video mula doon sa isang nangangarap na maging vlogger. O, sa bagay, vlogger na siya ngayon. Ang tanong, nangangarap siyang sumikat. Ang tanong, sikat na kaya siya? O, sikat sa kalokohan. Kasi possible din po na masampahan ito ng kasong inciting to sedition. Pero hindi pa po natin tiyak yan. Sana lamang na masampahan din ang kaso dahil alam naman natin na itong tao na ito na si Kapitan Tanda ay talagang nangihikayat po ito, naguluhin ang kasalukuyang gobyerno at idineklara pa nga nito ng kanyang pangulo na ay si Vice President Sara Duterte. Sa titulo nitong General's Opinion, Captain Dado, PBBM admin full of deception, government self-destruct. O, yun. Tapos another video, PBBM sikreto, alis bansa para magpagamot. Anong sakit? Anak ng teteng, napaka mapanirang tao talaga, no? Eh, nakita naman natin doon po sa live streaming sa naging kasal ng prinsipe ng Brunei na umaten talaga ang ating mahal na Pangulo doon po sa nabanggit na pagtitipon para sa kanilang kasal. Kasama po doon ang ating Pangulo, katabi niya pa nga, in particular, ang presidente po ng Indonesia na si Widodo. O kaya kasinungalingan na naman itong pinapakalat nitong si Johnny Macanas. O, ilan pa sa mga vlog niya, puting, smug, sobra, praning, naduda sa lahat ng paligid nila. O, ganyan ang mga estilo ng paninira nitong si Johnny Macanas. Parang hindi dating general. Maharlika, inakusahan na traidor. Sino? BP Sara, Etzapuera, Prime Minister Romualdez na ba? Franz Castro, naghahanda, bagong kaso versus FPRRD. Tamba, giniba ang Uniteam. Oh, counterintelligence pinapaalarma. Plano ni Tamba, mas malabo pa sa sabaw ng pusit. Unexpected visitor, sobrang pasasalamat. Talandig, tent, wala nang kaugnayan yan. Anyway, eto, pakinggan natin ngayon yung nagmamagaling na si mahilig manghingi ng kape. Hindi ko ipapanood sa inyo ang video. Siyempre, mahirap naman na tayo po ay i-copyright strike ng mga hinayupak na mga didishits na ito. At pabulaan na natin, siyempre. I-debunk natin yung mga sinasabi nila. Kasi kung ang pagbabasihan natin dito, sa titulo, PBBM admin, pampanira sa mga Duterte, same pattern Dilawan. Eh, kung titingnan po natin, ang galawan ng mga DD shit ngayon, ang galawan ng mga Dilaw before, di ba?
wala silang ginawa kung hindi manira ng manira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano ang nangyari? Nagwagi pa rin si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkapangulo at even sa pagka-vice presidente kung hindi lang talaga siya dinaya. Pero itong pagkakamali na yan ng mga dilaw, inuulit po iyan ng mga didishit ngayon. Sa bagay, hindi tayo magtataka kasi ang mga didishit na yan, mga dating dilaw naman ito, hindi naman ito mga PBBM supporter before or loyalista. Mga nagpapanggap lamang ng mga loyalista ang mga tao na ito. Itong si Macanas, lumabas lang naman ito nung panahon na kumakandidato na si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Pero originally, mga DDS po ito, katulad din itong si Maharlupa, yung Gagong Lipunan, itong si Badong. DDS itong mga ito, hindi po ito mga PBBM supporter or Marcos loyalist. Eh ang nakakapagtaka, bakit si Senator Amin Marcos, eh loyalista ito, di ba? Pero parang DDS. Tuloy natin ang pakikinig dito po sa vlog nitong Badong. Sagutin natin kung ano yung mga pambobolang ginagawa niya sa harapan ng kanyang mga manunood. Oy, sandali lamang. At yan, play ulit natin. Los-los. Kasi same pattern eh. Kung paano po manira yung mga dilawan sa panahon ni Cory, panahon ni Pinoy, at panahon po ni Pangulong Duterte. Ganon din po, no? Walang puknat, walang humpay, no? Nakunang teting na yan, hindi kaya siya kinikilabutan sa sinasabi niya, mga tol? Sino ba ang naninira ngayon? Ang nakaupo, ang Pangulong Bongbong Marcos. Sino ang sumisira kay Pangulong Bongbong Marcos? Kayo. Ang grupo nyo. Sa pangunguna ni Maharlupa na sinasawsawa ng mga kapwa mo, didishit. Oh, hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo, Badong? Walang paninirang ginagawa kay Vice President Sara Duterte? Saan ang paninira kung tayo'y nagsasabi ng katotohanan? Ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi paninira. Paninira ba na ilahad sa harapan ng publiko na ang Office of the Vice President ay gumasta ng 125 million pesos confidential fund sa loob lamang ng 11 araw? Paninira ba 'yon? Paninira ba sa harapan ng publiko na sabihin na ang Vice President na bansaganyang na ang mga kumekwestiyon sa confidential funds ay kalaban ng kapayapaan at kalaban ng gobyerno? Saan ang paninira doon? Hindi paninira yon. Paninira ba sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na sabihin si Rodrigo Duterte ay mamamatay tao? Totoo naman na inamin niya na siya ay mamamatay tao. In fact, kung panonoorin ninyo ang latest live streaming, latest upload rather, ni Attorney Claire Castro, eh hindi nga siya sumasang-ayon doon sa naging pag-dismiss ng prosecutor doon po sa isinampang reklamo nitong si Franz Castro. Separate live streaming natin, tatalakayin yan mamaya. Paninira ba na sabihin na si Rodrigo Duterte ay nagsalita laban sa House of Representatives at sabihan ito na most rotten institution in the country? Paninira ba na si Rodrigo Duterte ay inaakusahan ng paglabag sa crimes against humanity at humaharap ngayon sa investigasyon ng International Criminal Court? Nasaan ang paninira doon? Pero ito ang malinaw, Badong, na mahilig manghingi ng kape. Ang paninira ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos sa wagas. Sinasabihan nyo si Pangulong Bongbong Marcos na drug addict. Sinasabihan nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nasa pulburonic video. Sinasabihan nyo si Pangulong Bongbong Marcos na weakling. Sinasabihan nyo si Pangulong Bongbong Marcos na spoiled brat. At iba pang mga mapanirang pananalita laban sa ating Pangulo. Dinamay nyo pa ang First Family sa pangunguna ng ating First Lady na si Lisa Marcos. Sinasabihan ninyo si Attorney Lisa ng smuggler. Sinasabihan ninyo ang First Family ng mga walang kwentang pananalita na hindi katanggap-tanggap sa ordinaryong individual. Sino ngayon ang naninira? Aba, pumarap ka sa salamin, Badong, at tingnan mo ang iyong sarili. Hindi ka ba kinikilabutan sa kasinungalingan na sinasabi mo? Media, tambaluslos, BBM supporter, sama-sama niyong sinisik. Nak ng teteng, kanino ba nagmula ang tambaluslos? Kay Sara Duterte.
At kayong mga didishit, ano ang sinasabi ninyong tambaloslo? Sino tinutukoy ninyo? Si Speaker Martin Romualdez. Ipinagtatanggol lang namin si Speaker Martin Romualdez. Tapos, magpapa-victim effect kayo ngayon? Kayo pa lumalabas na sinisiraan, isamantala kayo ang naninira? Nak ng teting talaga nga naman, no? Tuloy natin ang kasinungalingan na sinasabi nitong si Badong dito. Tiraan, yung nagdaang Pangulo, si Pangulong Duterte. Bakit, Aber? Ito naman po, si Huawei. Ayan. Si Huawei. Budol ka, Mark Villar. Ayan, no? Huwag mong gaguhin ng tao. By 2022, hindi ka lang budol. Credit grabber ka pa. Ito nga, mga kababayan. Oh, anyway, wala namang kwenta tong susunod kong pinapanood dito. Pero ang gusto ko lang i-establish sa inyo, mga tol. Sila, sama-sama ngayon para sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung sinasabi ni Badong, walang katotohanan yon, sapagkat sila ang naninira sa kasalukuyang gobyerno. Sila ang naghahangad para mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos at iupo si Vice President Sara Duterte. Pakinggan naman natin ang sinasabi ng isang hindi ko mawari kung nasa tama pa ba ang pag-iisip ng retiradong general na ito na si Johnny Macanas. Siya naman ang pakinggan natin kung anong kasinungalingan ang lulubirin niya rito. Magandang araw mga kaibigan. Okay, may stock po tayo sa dark chocolate. Nagpo-promote pala siya ng kanyang negosyo. Tuloy natin dito. Lagpasan natin yung promotion. Na hindi na siya nagulat sa umano'y pagkadamay ni Speaker Martin Romualdez sa pagpapapirma ng charter change. Bakit? Hindi siya nagulat. Anong mga ebidensya na nakikita niya na si Speaker nga ang may pakana nito lahat? Okay, pakinggan natin ang balita ng DZAR Sunshine Media. Ni Senator Ivy Marcos ang pagkakadawit ni House Speaker Martin Romualdez sa controversial signature campaign para po sa magbabago ng ating saligang batas o charter change. Ayon sa senadora, hindi niya masisisi kung ang speaker ang tinutukoy dahil anya lahat ng pangalan na nagtetext sa mga tao at ang mga numero ay mga staff ng speaker. Matatandaan na naging controversial ang... Okay, aligasyon yan, syempre, nitong si Senator Amy Marcos. At ang nag-aalegasyon ang siyang dapat nagpapatunay sa kanilang alegasyon. Kung talagang mga numero yan ng mga staff ni Speaker Martin Romualdez, di totoo sinasabi niya. Pero meron bang masama doon? Wala, kasi kongresista. Happens to be a speaker itong si Martin Romualdez. At bilang kongresista, you are representing your constituents. At kung ang constituents mo hinahangad ang ganitong boses, dapat mo itong ipalaganap sa Kongreso. At kung yung mga kapwa mo kongresista naghahangad ng ganitong boses, dapat mo itong ipakalat sa iyong mga nasasakupan. At ang tawag doon, People's Initiative. Si Senator Amy Marcos, hindi naman maikakaila. Wag na natin ipagkaila ito, mga tol. Mga loyalista, tanggapin na ninyo ang katotohanan na si Senator Amy Marcos ay DDS talaga. Siya po ay loyalista na siya po ay DDS na nagsakatawang loyalista. Kaya nga hindi ko siya iboboto sa darating na halalan eh. Sa 2025 senatorial election, hindi makakatikim ng boto yan mula sa aking pamilya at sa akin, si Senator Amy Marcos. Ngayon, alam natin na parang ang lalim-lalim ng hugot niya palagi kay Speaker Martin Romualdez. Pero, sa kabila ng pagiging magkapatid nila, maniniwala ba kayo na mas nakakakwentuhan ni PBBM si Senator Amy Marcos? I don't think so. Ha? Alam natin ang relasyon ng dalawa. Maraming magkakapatid ang hindi nagpapansinan dahil sa mga issue sa buhay. At probably, hindi ko sinisiraan ang pamilya Marcos, pero nakikita naman natin ito sa mga ebidensya, sa publiko, sa mga pagtitipo na ginaganap. Mas kasama pa ng ating speaker ay ng ating pangulo si Speaker Martin Romualdez. Sa salo-salo sa isang pananghalian, makikita ninyo ang photograph ng Pers family. Kasama doon ang dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos, Speaker Martin at ang kanyang asawa at ang pamilya nito
Pero nakita nyo ba si Senator Amy? Wala. Sa pagtitipon sa Malacanang nung nakaraang holiday season, kasama si Speaker Martin Romualdez at pamilya niya. Pero si Senator Amy Marcos, wala. O, mga senyales na talagang inilalayo nitong si Senator Amy Marcos ang kanyang sarili sa ating Pangulo. Kasi hindi ako naniniwala na si Pangulo maglalayo sa kanyang sarili kay Senator Amy. Eh. Hindi ganun si Pangulong Bongbong Marcos. Eh. Napaka makatwiran, mapangunawa at pasensyoso si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya wala po sa katangian niya ang mga ginagawa ngayon itong si Senator Amy. At sa lahat ng pagkakataon, para po isulong ang magandang programa sa Pilipinas, para po isulong ang pag-asa para sa ating bayan at sa kapwa natin Pilipino, kasakasama palagi ng ating Pangulo, si Speaker Martin Romualdez, hindi si Senator Amy Marcos. Sino ngayon ang kakampihan ng taong bayan? Aba, ako, kakampihan ko si Speaker Martin Romualdez. Kung papipiliin ako sa dalawa, dito na ako kay Speaker Martin Romualdez, kahit kapatid dito ng ating Pangulo, si Senator Amy Marcos. Kasi, ang dami kong mga dahilan eh. Pero, isa na lamang yung itutumbo ko sa inyo. Sinabi nitong si Senator Amy Marcos na kung makakapili lang ng kamag-anak, anong gusto niyang palabasin doon? Mas matimbang pa sa kanya ang mga Duterte kaysa sa sarili niyang dugo? Kaysa sa pamilya Marcos o Romualdez na nananalaytay sa kanyang dugo? Pagdating sa People's Initiative, muli kong babasahin sa inyo ang impormasyon na nakalap natin para sa kalinuwanagan po ng lahat. Hindi po totoo na naglalayo ng People's Initiative na ito na baguhin at palitan ng parliamentary system ang ating gobyerno, i-extend ang termino ng kasalukuyang Pangulo. Wala pong katotohanan yon. Ang ninanais pa lamang sa People's Initiative na ito ay mabago ang probisyon ng konstitusyon sa Article 17 nito na dapat ang lahat ng mga mambabatas, senadorman at kongresista ay isang boto katumbas, isang tao katumbas ng isang boto. Basahin ko po sa inyo for your reference, mga tol. Baka hindi nyo napanood ang ating previous live streaming. Sana maunawaan nyo po ito. Tagalog lang naman ito. Ano ba ang ikinakatakot ng mga politiko at grupong kumukontra sa People's Initiative? Isa dito, si Senator Amy Marcos, kontra po ito sa People's Initiative. Si Congressman Paulo Duterte, kontra po ito sa People's Initiative. Sagot dito ng nagbigay ng impormasyon sa atin. Sa isinusulong na pagpapapirma ngayon sa People's Initiative, wala pang ibang babaguhin sa konstitusyon maliban sa paraan ng pagboto ng mga mambabatas. Kung sakali man na may panukalang amendment ng probisyon sa konstitusyon sa hinaharap. Yun pa lamang. Halimbawa, gustong baguhin ang economic provisions ng konstitusyon, hindi pa yan tinatapik dito sa People's Initiative. Kung hindi yung pagnanais pa lang ng mga tao, kasi People's Initiative po ito, na ang Kongreso, ang House of Representatives at Senate of the Philippines, dapat nagkaisa sila at ang boto nila ay katumbas at ang isang tao ay katumbas lamang ng isang boto. Yon. Yon kasi ang problema, mga tol. Eh. Sa mga nakalipas na panahon, ang daming attempt ng Congress, pero pagdating sa Senado, nade-deadlock sila. Hindi ina-actionan ng mga senador. Bakit? Kasi piling ng mga senador, ma-outnumbered sila. 24 lang sila eh. Samantala ang Kongreso, nasa 300 plus. Tuloy ko, hindi nagpapapirma ngayon para palitan ng parliamentary system ang gobyerno. Ang linaw, di ba? Hindi naghahangad ng parliamentary system sa ngayon, ha? Yung pirma. Kaya kung kayo pinapipirma, siguraduhin ninyo yung pinipirma ninyo. Tigit sa lahat, huwag kayong magpapabayad, ha? Kasi may mga allegation itong si Senator Amy na binabayaran daw po ang kada pirma. Hindi pa pinag-uusapan kung magkakaroon ng Prime Minister sa Pilipinas. Walang kaugnay ang pagpapapirma sa anumang haka-haka na hahabaan ang termino ng kasalukuyang Pangulo. Kaya hindi totoo yung sinasabi nitong si Congressman Paulo Duterte na ang People's Initiative ay naglalayon para lamang palawigin ang termino ng mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Lahat ng akusasyon na ito ay walang basihan at ginagawa lamang para idutuhin ang mamamayan. Katulad din ito ng akusasyon na may bayarang nangyayari, gumagamit ng pondo ng bayan o may maling mga pangako para makakuha ng pirma mula sa taong bayan. Ito po ang pinaka-evidence dito na hindi po totoo ito.
ay ang pahayag ng ating Secretary of Social Welfare and Development na si Rex Gatchalian. Sinabi niya sa balita nitong nakaraang araw na hindi ginagamit ang AIX, hindi ginagamit ang 4PEACE, ang TUPAD at iba pang mga ayuda ng DSWD para kumbinsihin ang tao sa People's Initiative. Hindi parte ng kanilang requirements na ipagkaloob ang mga ayuda na yan katumbas ng pirma ng mga tao. Wala pong ganong katotohanan, ha? Wala pong ganong pangyayari, kasi sinungalingan po ang kine-claim nitong si Senator Amy Marcos na meron daw pong ginagamit na mga ayuda katumbas ng pirma. Hindi po yung totoo. Ang mga akusasyong ito ay ibinabato ng walang sapat na katibayan at puro paninira lamang para lagyan ng masamang kulay ang People's Initiative. Isa lamang po ang hiling ng mga mamamayan sa isinasagawang People's Initiative. Ito ay ang pagboto ng isahan o sabay-sabay kung may aamyendahang provision sa konstitusyon. Ano ang ibig sabihin nun? Halimbawa, may charter change na binabalak. O sabi ng mga nagsusulong, baguhin natin ang economic provisions. Boboto ngayon ang mga senador at kongresista kung pabor o hindi. At katumbas ng isang tao ang isang boto lamang. Ibig sabihin, jointly, boboto sila. Babaguhin ba natin ang provision ng charter ng ating saligang batas pagdating sa ekonomiya? Sumasang-ayon kami. Tataas ngayon ang mga kongresista at hindi tataas ang mga senador. E 24 lang sila. 300 plus ang mga kongresista. Panalo ang pagbabago ng konstitusyon pabor para sa economic provision nito. Pero kung sila naman ay sasang-ayon, kasama pa rin sila sa boto. O kung happens, nakakaunti lamang yung mga senador, tapos sila ay sumasang-ayon, yung nasa Kongreso ayaw sumang-ayon, di talo pa rin ang mga nasa Senado. Kaya probably, yan yung iniisip ng mga senador na parang outnumbered sila. Pero hindi naman kasi yun ang titingnan ng tao eh. Ang tinitingnan ng tao ngayon, yung kinakailangang pagbabago sa ating konstitusyon na maaaring makatulong sa Pilipinas at sa sambayan ng Pilipino sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kaya nga po dito, sa partikular na amendment na ninanais ng ating People's Initiative, binanggit po dito ang Artikulo 17, Amendments or Revision, Section 1. Any amendment to or revision of the Constitution may be proposed by, ito na yung amendatory provision, ha, yung pinopropose, the Congress upon a vote of 3/4 of all its members voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Kapag ka nagpatawag, either ang Senate President or Speaker of the House of Representatives at sila ngayon ay boboto, pumapayag ba kayo na mabago ang provision ng ating konstitusyon, sumasang-ayon kami. Di mananaig kung sino yung pinakamarami. 3/4 ang kailangan po. At least 3/4 ng all of its members para po yung pagbabago na yan sa ating konstitusyon. Halimbawa, 100 ang boboto. Sa 100, dapat at least 75 ang sasang-ayon. Pag hindi umabot ng 75, hindi papasa ang pagbabago na hinahangad sa ating konstitusyon. Okay, tuloy tayo. Ano ang layo ng amendment na ito? Sabi po dito, ang mga nakaraang pagsisikap na baguhin ang 1987 Constitution ay hindi nagtagumpay dahil sa mga issue sa interpretasyon ng Artikulo 17, Section 1 ng Konstitusyon. May mga hindi pagkakaunawaan kung paano dapat bumuo ang mga kapulungan ng Kongreso sa pagmumungkahi ng mga susog o pagbabago. Iminumungkahi ngayon sa People's Initiative na dapat bumoto ng sabay-sabay ang parehong kapulungan ng Kongreso kapag nagmumungkahi ng mga susog sa Konstitusyon. At maganda ito. After all, ang mga kongresista po natin ang direktang humaharap sa kanilang mga distrito. For example, dito po sa Pasig, yung congressman namin, siya ang direktang haharap sa amin eh. At dapat alam niya ang saloobin ng taong bayan dito sa Pasig. E ang mga senador ba, direktang humaharap sa tao? Hindi naman, di ba? Pero ganun pa man, bahagi pa rin sila ng magiging pagboto na kinakailangan 3/4 para po magkaroon ng pagbabago sa ating konstitusyon. Bakit niya yung pipigilan ito ng mga senador? Partikular nitong si Senator Amy. Bakit Senator Amy Marcos? Bakit ayaw nyo sa People's Initiative? Porkit ito ba hindi papabor sa mga Duterte? Kasi yan ang nakikita kong dahilan eh.
lahat ng mga polisiya na pinatutupad sa kasalukuyang gobyerno, kapag ka hindi pumapabor sa mga Duterte, i-against kagad itong si Senator Amy Marcos. Ayaw na ayaw niya kagad. Pagka disadvantage para sa mga Duterte, eh hindi kagad sasang-ayunan yan o kakalabanin kaagad yan nitong si Senator Amy Marcos. Tingnan nyo nangyari sa confidential funds. Last year, o noong December 2022, during the ceremonial signing of GAA 2023, present doon si Vice President Sara Duterte and Senator Amy Marcos. Kasi pabor para kay Duterte, kay VP Sara Duterte. Merong confidential funds para sa taong 2023 eh. Kaya nandun sila. Noong 2024, ceremonial signing ng GAA held in Malacanang last December, wala na si Vice President Sara Duterte kasi wala nang confidential funds. At dahil nga hindi pabor sa mga Duterte, wala rin itong si Senator Amy Marcos. Kayo na ngayon ang humusga, mga loyalista. Kasi sa mga PBBM supporter, naniniwala ako na ang ating direksyon na tinatahak laging supportive para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga loyalista na hati, may mga naniniwala pa rin dito kay Senator Amy Marcos at sinasabi nila na estratehiya lamang ito ni Senator Amy Marcos. Hindi po yun totoo. Hindi ako naniniwala doon. Ang ginagawa ni Senator Amy Marcos ay hindi po estratehiya. Ito po ay pagpabor, pagkampe sa mga Duterte, na ang mga Duterte kung saan nananawagan para po i-destabilize ang kasalukuyang gobyerno. Paninira ba yan, Badong? Hindi yan paninira. Sapagkat si Rodrigo Duterte mismo ang nagsabi sa kanyang programa sa gikan ng masa, huwag kayong magbayad ng buwis. Nanawagan siya ng civil disobedience. At pinanawagan niya, partikular sa mga sundalo at pulis, na i-audit ang House of Representatives. Yun ay maliwanag na destabilization sa kasalukuyang gobyerno. Hindi man direktang sinasabi ni Rodrigo Duterte, pero malamang sa malamang, yung mga pahayag niya nagiging pamantayan ng mga DD sheets. At ganun ang ginagawa ng mga DD sheets. Nagtawag sila, pera mo yan, hindi mo pera yan, brother. O ngayon, ibabalik natin sa kanila yung hindi mo pera yan. Ayon sa nakalap nating impormasyon, tinapik natin ito sa previous live streaming natin, nasa 50 billion pesos. At ito'y itatanong natin kay Congressman Pulong Duterte kung totoo ba ito. Congressman Pulong Duterte, sinasabi doon sa impormasyon na nasa 50 billion pesos daw po ang inilagak na pondo ng Duterte administration sa loob ng 3 taon ng pamumuno ng inyong tatay sa inyong distrito diyan sa City of Davao. Kaya ngayon, parang naghihimuto kayo kasi ngayon 2024, nasa 1 billion pesos na lamang ang pondo na nakalagak sa inyong distrito. Napakalaki pa rin nun kumpara sa ibang mga distrito na hindi po nakakaabot man lamang ng 100 million pesos. Nasanay ba kayo na bilyong-bilyong piso ang nilalagak sa inyong distrito? Pakisagot nyo po yun, Congressman Duterte, kung totoo iyon. At kung totoo iyon, walang problema, basta ginamit nyo po yan sa tama. Pero, ang hinihiling namin, katulad ng hinihiling ng mga supporter ninyo, nasaan ang resibo? Hindi mo pera yan. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Pero bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa lahat po ng ating mga manonood, 700 plus mula po sa Facebook at saka sa YouTube.